Alright, yan. Magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isang namang live stream. Tandaan natin mga kabatas natin ha, ang usapan natin dito issue, hindi tao. Bakit? Kasi nga, ang daming nag-request na sa akin nito noong unang panahon pa. Kasi alam nyo naman, paborito nating i-topic yung Rafi Tulfo in action na palabas. At tinitingnan natin kung ayon nga sa batas o ayon sa atin, no, in relation to the other side, yung mga sinasabi niya. Ngayon, hindi pa natin napag-usapan ito kasi nga may sinasabi nga dito na si Rafi Tulfo daw ay kinikikilan ng 100 million ng kanyang asawa. Ngayon, ipapaliwanag ko rin dito kung sino yung legal na isawa, anong legalidad, ano ang pwedeng mga kaso na may file dito sa pagkakataong ito, doon sa mga insidente na nangyari dito. Itong video na ito, mga kapatas natin, June 11, 2019 pa. Pero syempre, relevant ba ngayon? It is relevant. Why? Because Rafi Tulfo is the number one senator as of latest surveys. Kailangan nating malaman yung mga tao na tumatakbo na magiging leader, lalo na yung mga gumagawa ng batas dito sa Pilipinas. Pakinggan natin siya. Pulpo doon sa taong naghaimpo sa akin ng reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office kahapon. Siya po ay si Mrs. Julieta Lico Pearson. Ito po yung... Man, mga kabatas natin, pag familiar yung pangalan, bakit? Kasi nga, lumabas siya noon, I think last year, lumabas siya noon at nagpa-interview siya sa iba't ibang vloggers tungkol sa relationship nila ni Rafi Tulfo. Nung tumakbo bilang senador itong si Rafi Tulfo. Play natin. Yung kanyang litrato. Asawa po siya nito na si Mr. Arthur Joseph Pearson. Now, ito, pag makikita nyo, meron ng priming, no? O kaya laying down the predicate na sinasabi, no? Kasi, ang claim nitong si Mrs. Pearson, siya yung legal na asawa ni Rafi Tulfo. Pero syempre, sasabihin dito ni Rafi Tulfo na yung asawa niya ay yung foreigner. Diba? Ito, play natin. Now, kasal po itong si Arthur Joseph at saka si Julieta Lico Pearson. Sila po inaka... Yan. Tapos, kasal din sila ni Rafi Tulfo. Ito kasi, bakit ko sinasabi ito? Because these are the actual facts. Ang problema kasi minsan, alam naman natin sa Rafi Tulfo in action, kung meron silang kinikilingan, alam nyo naman na they omit facts. So, dagdagan natin para kompleto yung ating analogy dito sa mga pangyayaring ito. Kasal, sapagkat si Julieta Lico po, bago siyang magsama nila ni Mr. Pearson, nag-file siya ng presumptive death para sa akin, palitawin na ako po'y yung mauna para... Ito, mga kabatas natin, unang-una, no, hindi niya binabanggit talaga na kasal sila. Ang mangyayari, nag-file siya ng presumptive death. Bakit ka ba magpa-file ng presumptive death? Pag ang isang lalaki, depende kung paano siya nawala. Usually, the average is 7 years, hindi na siya nagpakita, pwede ka mag-file ng presumptive death. Tapos, itong final mo na presumptive death na ito, kapag nag-grant ng korte, pwede ka mag-asawa ng iba. So ito, tignan natin ang legalidad. Una, tama ba o legal ba yung ginawa ni Julie Lico Pearson, ni Mrs. Pearson? Tama at legal ba? Tama. Bakit dumaan siya kasi sa korte? Ngayon, ano ang epekto kapag lumitaw? Parang ito, nag-file siya ng presumptive death di ba? Tapos itong si Rafi Tulfo, yung kanyang asawa na pinagpalagay na patay. Tapos lumitaw siya, anong mangyayari? Yung kasal nila, nitong si Rafi Tulfo, yun ang magiging lehitimong kasal. Mapapawalang visa yung kasal nila doon sa foreigner. So, legally speaking, kasal pa rin itong si Julie Lico Pearson dito kay Rafi Tulfo. Si Julie Lico Pearson ang tunay at legal na asawa ni Rafi Tulfo. Kuha? Tuloy natin. Sila po ay pwede na magpakasal ng dalawa. At para si Julieta po ay makakapunta na sa Amerika. At yun nga po, yung kanya pong ipinail na presumptive death para sa akin ay inapruba naman po ng korte dito sa Pilipinas kung kaya't natuloy po ang kasal nila ni Mr. Arthur Joseph Pearson. Sila pong dalawa ay nakatira ngayon. Ito, mga kabatas natin, hindi niya kasi sinasabi yung facts tungkol sa sarili niya. Ito yung facts tungkol sa sarili niya naman. Ito, pag ikaw yung tao na na-file ng presumptive death, no, legal ba na mag-asawa ka ng ibang tao?
Hindi. Bakit? Kasi nga, walang court order na nag-grant sa'yo na pagpapakasal ka katulad nung kay Julie Lee Cooperson. So, ibig sabihin, itong si Raffy Tulfo, dahil pinagpapalagay lang siya na patay, hindi pa rin declared null and void yung kanilang kasal, hindi siya pwedeng magpakasal sa kahit sino, at pag nagpakasal siya sa kahit sino, yung kasal na yon ay null and void. Okay? Tuloy natin. Sa barangay Tinang Concepcion, Tarlac. Nung ako po ay isa palang struggling broadcaster. Yan. Siyempre, hindi niya sinabi na ako, nung yun ang hindi ko maintindihan eh. Hindi niya binabanggit na meron na siyang, nagpakasal din siya, na yung kasal niya ay kinuha niya kahit hindi pa napuputol yung kasal nila nung unang babae, ano, na si Julie Lee Cooperson nga, at nagkaroon din siya ng anak sa iba. No? Tandaan natin dito, legal ha, yung mag-file ka ng presumptive death, kasi korte ang magsasabi sa'yo na okay na. Itong si Raffy Tulfo, pag ikakasal siya sa iba, kailangan mag-file din siya ng declaration of nullity of marriage. Pero nag-file ba siya? Walang nabanggit. So malamang, hindi. Diba? Tuloy natin. Sir, o naghihikahos na mamamayag, maraming taon nang nakararaan. So daanin muna natin sa drama yung mga legalidad na dapat mangyari. Ano? Reach out to my daughter with her. At nakita po kami. Yan. Pag titignan nyo hanggang dito sa punto na ito, hindi niya pa rin sinasabi na kasal sila. Hindi niya sinasabi at inaamin sa mga tao na ang legal na asawa niya ngayon, dahil di ba may 100 na abogado siya, malamang yung 100 na abogado niya sinabi na dapat sa kanya yan. Di ba? Pero hindi niya binabanggit na dahil nagkalitawan na ng mga presumptively dead na tao, sila siya na yung legal na ano, na asawa, di ba? Ng aking anak sa kanya, at ako po ay nagbigay ng tulong, pinansyal at mga regalo. At nagkaroon po kami ng mga panahon na yon ng understanding ni Julieta Lico Pearson. At that time po, siya ay Mrs. Pearson na. This was many, many years ago. Ang understanding po namin ay wala nang pakialamanan. Yan. Ito, isa pa mga kabatas natin. Pwede ba yung understanding na walang pakialamanan pag kayo ay mag-asawa? Hindi. Bakit? Kasi you are bound by a marriage contract. Kapag kayo ay bound by a marriage contract, you have to respect that contract. Why? Because you have rights and obligations in accordance with the law. Yung batas natin ang nagdidikta dyan, hindi kayong pareho. Kaya hindi nga pwedeng, o sige, wala na tayong pakialamanan. Hindi pwede yun. Kasi may obligasyon pa rin kayo sa isa't isa. Para wala na kayong pakialamanan, ang mangyayari dyan, dapat putulin niyo yung kasal. Di ba? Tuloy natin. Kanya-kanya naman kaming buhay sapagkat siya po ay kasal na. Dumating. Yan. Tama ba yon? Hindi tama yon, mga kapatas natin. No? Hindi nyo pwedeng basta-basta ganyanin yung kasal. Kaya kayo mga kapatas natin, kung gusto nyo, kung may balak kayong magpakasal, pag-isipan nyo na maayos. Kasi hindi pwedeng wag na lang tayong magpakialamanan na katulad ng ginawa dito ni Raffy Tulfo. Ano po yung time? This was last year, December, na napag-alaman kong ikakasal na po yung aking anak sa kanya. Kinausap ko po yung mga kamag-anak niya para hingin po yung bagong number ng anak ko upang ako po ay makapagbigay ng tulong sa kasal. $10,000 as a matter of fact. Pero yan. Okay, ito. Bibigay siya ng tulong sa kasal. Pwede ba yun? Pwede. Pero hindi niya rin binabanggit dito na dahil sila ay kasal pa rin, ano ho, mga kapatas natin, meron ka pa rin obligasyon doon sa iyong asawa. No? At meron din siyang obligasyon sa iyo for mutual support. At isa pa dito, ang pinaka-importanteng alamin natin, kung ano man ang may pundar ni Raffy Tulfo at kung ano man ang may pundar ni Julie Lee Cooperson, ano ho, eh, conjugal asset yon. Diba? Pero ang sa kasamang palad, ang ginagawa kasi ng iba, pinapangalan sa iba yung mga ari-arian nila, yung mga bank account nila, para hindi makuha anong mga lehitimo na asawa. Diba? Ewan ko kung ginagawa ni Raffy Tulfo yon, pero kung legal ang usapan, lahat ng kinikita ni Raffy Tulfo dito, dapat may share si Julie Lee Cooperson. Di ba? Tumanggi po silang ibigay yung number ng bata. Nakausap ko po yung isa sa mga kamag-anak niya, ayaw ibigay. Maging si... Ito, mga kabatas natin, pwede mo namang gawing depensa yan, ayaw ibigay. Ano? Pero, mga kabatas natin, ano? Pag pumunta ka sa korte, finailan ka ng kaso, at sinabi sa'yo na hindi ka nagbibigay ng suporta, ikaw ang magpapatunay na nagbibigay ka ng suporta.
Alright? Ganun yun. Kasi syempre, bilang ama, dapat nagbibigay ka ng suporta. Tapos hindi lang suporta naman para doon sa anak, suporta rin sa asawa. Julieta Lico Pearson, ayaw din po ibigay ang number ng anak ko. One day, ito pong si Mrs. Julieta Lico Pearson ay nag-request na makipagkita sa akin at pinaunlakan ko naman po sa isang restaurant sa Quezon City. Yung pala, ang reason ng kanyang pagkikipagkita sa akin upang humingi ng 25 million pesos. On top of that, gusto niya po ay yung kalahating buwan ng sweldo ko kada buwan ibibigay ko po sa kanya. One more. Ito, mga kapatas natin, tulad ng sinasabi ko, di ba? Because it is a conjugal asset, meron namang basis. No? Merong basis yung kalahati, ibigay mo sa akin. Bakit? Kasi dito yung anak mo eh. Tayo yung legal eh. Di ba? May basis pa rin yun. Pero tandaan natin, ang support naman kasi, no, depende sa kakayahan ng taong nagbibigay at saka depende dun sa pangangailangan ng taong binibigyan ng suporta. Pero support yan. Pag conjugal asset, 50-50 kayo dyan. Sinasabi mo lagi yan, Rafi Tulfo. Sinasabi mo lagi yan dun sa mga tao na lumalapit sa iyo at minamarites, di ba? More time, 25 million pesos plus half of my salary dito po sa TV5. Ito, sabi niya. Si John Francis Garano, which is also very interesting. No? Rafi Tulfo, in action, hindi makakuha ng number, di nga. Di ba nakakapag-dox nga sila ng mga tao na hindi nila kilala? Yung mga taong kilala pa kaya nila, di ba? Weird din, no? Weird din. Tuloy natin. Every single month, tumanggi po ako. Then sabi niya, siya po'y mag-alboroto at sisiraan niya po ako sa media kapag hindi po ako pumayag. At sinabihan ko siya, hinding-hindi ako mag-give in sa blackmail at extortion. Kung ako'y... Yan. Kasi brinand niya yun na blackmail at extortion eh. Liliwanagin ko lang mga kabatas natin. Ano? Isipin nyo na lang, kapag blackmail at extortion ang tawag sa mga tao na nagba-blackmail o kaya extortionist ang tawag sa mga tao na pinabayaan mo ng ilang taon tapos pupunta sa'yo para humingi ng suporta. Alam nyo, ang extortion, ano, wala kang legal na basihan. Wala kang legal na basihan sa extortion. Pagnanakaw yun. Ang pagnanakaw, ang dalawang klase ng pagnanakaw, yung force upon things, di ba? Tapos yung pangalawa, intimidation against persons. Ngayon, sasabihin mo ba extortion yun dahil humihingi siya ng suporta o kaya nung kanyang karampatang hati doon sa inyong conjugal asset? Of course not. Bakit? Meron siyang legal basis eh. Extortion yun kapag kukunin ko dun sa isang tao tapos wala naman akong dahilan kung bakit kukunin sa kanya yung pera. Diba? Tandaan natin, you can demand support pero hindi mo naman kailangang ibigay agad yun. Pag-usapan nyo, sabihin mo, o sige, hindi ko ibibigay yan. Kaya lang, ito lang yung kailangan ko. Ito lang yung kaya kong ibigay. At sa tingin ko, ito lang naman yung kailangan ng bata. You don't dismiss support agad-agad as extortion. Ganto kasi yan mga kabatas natin, pag humingi ng support ang isang tao tapos dinismiss mo agad as extortion yan, pag kinasuhan ka at ordinaryong tao ka ha, ordinaryong tao ka, tuloy-tuloy yung kaso mo sa korte. Bakit? Kasi you refuse to give support. Kaya ang paayo ko mga kabatas natin, kunwari, no, malaki naman kasi talaga humingi lalo na pag galit sa iyo yung babae. Malaki silang humingi. No, sasabihin nila, bigyan mo ako ng 200,000 buwan-buwan. Sahod mo 100,000 lang, extortion na 'yon. Hindi. Sabihin mo 100,000 lang yung sahod ko, ito lang yung kaya kong ibigay sa iyo. Ngayon pag hindi siya pumayag, ano, magbigay ka pa rin doon sa kakayahan mo. Bakit? Obligasyon mo 'yan. Unang-una, obligasyon mo sa bata yan. Ngayon, kahit ayaw nung nanay na bigyan mo yung bata, bigyan mo pa rin. Bakit? It is for the best interest of the child. 100 na abogado. Malamang may nagsabi sa'yo niyan. Di ba? Tuloy natin. Ibigay ng pera, yun po ay para sa bata, hindi para sa kanya. Sapagkat ang gusto niya po mangyari, gusto daw po niya mabuhay na marangya, kaya kailangan daw niya po nung perang. Sa tingin mo mga kabatas natin, no?
Sa tingin mo, kapag ako ay magsusulat ng isang demand letter galing sa abogado, sasabihin ko, bigyan mo ako ng pera kasi gusto ko na mabuhay ng marangya. Pakinggan nyo ah. Pagkat ang gusto niya po mangyari, gusto raw po niya mabuhay ng marangya, kaya kailangan daw niya po ng perang iyon. Tinanggihan ko po siya. Nagbigay po siya ng taning. Bigyan mo ako ng pera para mabuhay ako ng marangya. Huwag kami! And that was before election this year. Pagkatapos po ng halalan, ako po ay nakatanggap ng liham, final demand letter galing po sa kanyang abogado na si Attorney Lefrendo M. Gonzalez. Dito po sa final demand letter, ayan po, 10-0. 100 million pesos na po ang hinihingi. Take note, 100 million. Bilangin niyo po yung mga zero dyan. 10-0 yan. At ito, sagutin natin agad. Illegal ba na humingi ng 100 million? Hindi. Bakit? Kung sa tingin mo, yun ang kaya niyang ibigay sa'yo, di yun ang hingiin mo. Isa pa, paano kapag ganyan nga yung kanyang hati doon sa conjugal asset na kinita niyo mula nung kinasal kayo? Oh. Spelled out, 100 million pesos. Ito, sabi ni ano, no, maganda dito, si John Francis Gorano. Attorney, di ba bago magpakasal, kailangan ng senomar? Paano kayo nakakuha si Rafi Tulfo nung kung kasal pa siya? Alam na this. Alam na natin. Ito kasi, no, pag may gusto, may paraan. Siyempre, ginawa ng paraan. Legal ba? Siyempre, hindi legal. Kasi nga, bigamous marriage na nga yung resulta eh. Di ba? At dito po sa ibaba, nakalagay, they hope na ibibigay ko po yung demand 100 million. Nonetheless, our client is not that greedy in view thereof. Yan. Dahil kung hindi, ako po'y malalagay sa isang embarrassment. Ayan po. At tinupad nga po nila yung kanilang banta. Sa mga tao na kilala po sa akin, lalo sa akin. Ito na. Ano na to? Mga katas natin. Tulad ng sinabi ko, yung demand na yon, it's a mere demand. That's not illegal. That's not even blackmailing. That's not even extortion. Ano? Rafi Tulfo ka? May extort ka? Magkakaroon ng intimidation sa sarili mo. 22 million yung followers, samantalang yung isang tao na yun, wala nga yatang YouTube channel. Tapos, sino kawawa? Tignan natin, parang mukha siyang kawawa. Mga followers, hindi po ako madamot na tao, pero... Hindi daw siya madamot na tao. Pero... Hindi po ako kumukonsente sa anumang uri ng blackmail at extortion. Ito po. Maganda naman, huwag kang kumonsente sa anumang uri ng blackmail at extortion. Maganda rin sana na huwag kang kumonsente sa mga maling impormasyon na ipapalabas. At saka huwag ka rin kumonsente doon sa mga nag-aabandona ng kanilang anak at hindi nagbibigay ng suporta. Diba? Tapos yung hindi inaayos yung mga legalidad. Huwag ka rin kumonsinti doon sa mga tao na nagpapakasal kahit kasal pa sila. Diba? Kasi illegal yun eh. Buti nga yung isa nag-file pa ng ano, presumptive death eh. Legal yung kasal niya. Huwag ka rin kumonsinti doon sa mga ano, pakasal lang ng gusto nila kahit alam nilang meron silang kasal sa iba. Tapos, aabandonahin yung anak kahit alam mong may anak ka at dapat mong suportahan. Huwag ka rin kumonsinti sa ganun. Bakit pili-pili lang? Extortion lang ang hindi natin kukonsinti. I plain and simple extortion. Gusto niya pong mag-extort ng pera para gumanda raw po. Yan. Yun ang sasabihin ko sa inyo, no? Pag titignan nyo kasi dito, minamanipula niya yung utak ng mga tao. Plain and simple extortion, that's not plain and simple extortion. Why? Because if it's plain and simple extortion, hindi papadala ng abogado yan. Bakit? Kung extortion yan, o di kasuhan mo rin yung abogado na nag-send dyan, bakit hindi mo kasuhan?
Kung sabi mo extortion, extortion is criminal under the law. Bakit hindi mo kasuhan? Rafi Tulfo ka. Diba? Weird. Ako lang ba nawi-weirduhan dito sa mga pangyayari ito? Simple extortion. Gusto niya pong mag-extort ng pera para gumanda raw po ang buhay na nilang mag-asawa. Sabi yan. Para gumanda ang buhay nilang mag-asawa. Hindi man lang niya binabanggit yung anak niya. Hindi man lang binabanggit, nakasal pa sila at meron silang conjugal asset, conjugal property sa lahat ng kinikita nila. Ayos? Ayos. Sabi ko sa kanya, kung ako ay magbibigay ng pera, yun ay para sa anak ko. Hinding-hindi ako mag... Pero hindi siya nagbigay. Nagbigay ba siya? Grabe, no? Bibigay ng pera para sa'yo. At kung meron man akong 25 million doon sa initial... Pero tandaan natin mga kabatas natin, ha? Hindi tama rin yung sinasabi ni Rafi Tulfo na hindi ka magbibigay ng pera sa asawa mo. Like I said, no? You bukod sa meron kayong responsibility for mutual support, no? Conjugal asset nyo rin yan. Sa inyong dalawa yan. Hindi lang sa'yo yung mga kinikita mo pera. Request niya, hindi ako bibigay na kahit singkong duling sa'yo dahil ikaw ay nagbabanta. Bagkus, ibibigay. Akala mo talaga, no? Pag hindi mo alam yung batas, tapos kapag baliw na baliw ka sa Rafi Tulfo in action, akala mo talaga siya yung maayos, no? Akala mo siya talaga yung nasa tama. Samantalang sa umpisa pa lang, nagpakasal siya, samantalang kasal pa siya sa iba. Yung isa naman, kumuha pa nga ng presumptive death, legal yung kasal niya sa isa. Ibigay ko na lang po yun sa mga mahirap nating kababayan na pupunta po. Siyempre! Mga batas natin! Kailangan natin ulit ilabas yung mahirap card. Ibigay ko na lang sa mahirap na kababayan. Bayani! Idol! Nila! Ito sa amin para humingi ng tulong sa aming action center. Ito, i-mute ko nga ito kasi dito tayo inaano eh. Nagpakasal si... Ay, ito, sasabihin niya, oh. Nagpakasal daw. Record ng Philippine. Legal yung kasal na yon mga kabatas natin, ha? Ang hindi legal na kasal yung kay Rafi Tulfo. Yun. Nakita niyo ba? No? Media ba siya? Ang daming tinitwist na facts and circumstances, especially the legalities, na nangyari doon sa video na yon. Tandaan natin, issue, hindi tawa. Kaya nga video, sinabi ko. Diba? Ngayon, mga kabatas natin, tingnan natin yung, isak sa comment section. Tingnan natin yung mga nakalagay sa comment section at makikita natin talaga na marami siyang simpati ang nakuha. Ano? Sabi niya, kahit ano mangyari, we will still support Tulfo Brothers, who's with me. 3.6K likes, 38 replies. Ano man ang mangyari, Sir Rafi, we always support you. Diba? Samantalang kapag may pumunta doon sa ano sa Rafi Tulfo in action na nagreklamo tungkol sa isang tao na nagsisisigaw, 'di ba? Nagsisisigaw sa isang laundromat sa isang ano labahan ng damit. Pinagbabantaan na yung buhay. Pero ito, pinabayaan yung anak, nagpakasal ng pangalawang beses sa ibang tao, support pa rin. Kawawa naman, Idol Rafi, pakatatag ka, Idol. God bless you po and the family. Good job, Sir Rafi Tulfo. Stay strong. Good job yon, nagpakasal siya. Tapos hindi niya binigyan ng suporta yung anak niya. Good job yon. Good evening sir, huwag po kayo mag-alala, ikaw ang idol namin kaya kahit sino pa manira sa iyo walang mababago. Di ba? Kapag ang puno hitik sa bunga binabato. Ano bunga? Hindi ko talaga maintindihan ng Pilipino minsan mga kabatas natin. Kaya kailangan natin mag-aral. Kailangan natin mag-aral ng batas, kailangan natin matutunan kung ano talaga ang dapat ayon sa batas natin. Para ma-assess natin ng maayos yung mga bagay na katulad nito at hindi tayo ma-mislead.
hindi tayo maging panatiko. Kasi kung alam mo na lang, alam mo lang kung sinong biktima dito, hindi si Rafi Tulfo ang biktima dito. Ang biktima dito, unang-una yung anak at yung pamilyang iniwan. Isipin mo, nakapag-presumptive death sila, yung presumptive death na yan, meron niyang ano, publication. May due diligence. Ibig sabihin, hinanap talaga siya bago ka magkaroon ng presumptive death. Isa lang, dalawa lang yan, no? Either nagtago siya o ayaw niya talagang magpakita. Yung korte, hahanapin ka talaga niyan sa presumptive death. Di ba? Tapos ang biktima pa ngayon, si Rafi Tulfo. Anyway, mga kapatas natin, yung dyan lang muna, itong live stream natin na ito. Wala pa tayong live stream mamaya kasi may lakad po kami. Ha. Pero pag meron, baka surprise na lang. Doon sa mga ano, no, sa mga hindi pa naka-click ng notification bell, i-click nyo kasi yung notification bell, no, para, okay, follow kayo sa YouTube para makita nyo kung nag-live stream ako o hindi. Para hindi nyo sabihin na, ito si Eternal Yubayan, bakit ganyan yung schedule mo? Para ma-notify ka. Alright? Yan. Pero ang regular schedule natin, 8:15 gabi-gabi. Yan. Maraming salamat, mga kapatas natin. Siyempre, no? Matulog tayo na mahimbing. Dahil alam natin na yung natutulog na mahimbing, siya yung laging panalo. Paalam po, pansamantala.